What's up, horror fans? This is your boy, Grave Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupet na kwentong ito, ay nais ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, silent listeners, at sa lahat ng solid creepers. Maraming salamat din po sa next level support ng Creepamilya members. At kung ikaw, oo ikaw nga, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa totoong buhay ng katrabaho kong si Milan. Nangyari ito noong siya ay 12 anyos pa lamang sa Katbalogan, Samar. Narito ang kanyang istorya. Nakakita ko niyan sa Katbalogan, isang first time ko nakakita niyan eh. Katbalogan, Samar? Yung kanina? Ano naman yung babae na matanda? Yung kila Salvador, di ba Katbalogan? Anong parang ginawa? Kinuskus namin, dalawa kami barkada ko si Eric. Nag-trip kami. Kaya alam namin kasi nasa maging matanda eh. Pero may anak siya ng babae, dalaga, nag-aaral, college. Bukta alas, ano pa lang, alas kagaw dilim. Lagyan namin kandilang pintuan. Tapos may pintuan bagul kami, niya? May bagul kami na walang ano. Kaninang pintuan yun? Sa kanila. Ano na? Ikuskus namin yan, mamaya-maya hindi mo yung lumabas. Tayong-tayo talaga tapos ang pangil ang mga kuko ah. Bakit nyo nilagyan ng kandila? Para lang malaman namin kung talagang aswang. Kaya nagsabi kasi aswang daw yun. Hindi nyo yung totoo talaga aswang. Rabluton nyo si Eric, ipasok niya sa loob. Sabi ko papatay. Ako si Milan, tubong Katbalogan, Samar. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Oo, totoo sila. Kahit ako nung una ay hindi talaga naniniwala sa mga ganong nilalang. Dahil yon ang palaging sinasabi ng tatay ko. Madalas niya kasi akong utusan, lalo na sa bukid. Siguro para hindi ako maging matatakutin ay itinatak sa isip ng tatay ko na hindi totoo ang mga ganong nilalang. Ngunit napatunayan ko ito mismo sa aking sarili nang makita ko ng harap-harapan ang aswang na yon. 12 anyos ako noon. Lagi kong kasama ang barkada kong si Eric kahit saan ako magpunta. Madalas sa ilog kami tumatambay. Minsan naman ay sa mga bukid at nanghuhuli ng kung ano-anong hayop. Madalas din namin gawin ang pagtambay sa mga nagiinumang matatanda. Hinahabol kasi namin noon yung mga pulutan, lalo na kapag masasarap ang mga pagkain na kahain. Isa pa sa inaabangan namin ay ang kwentuhan ng mga matatanda tungkol sa mga kababalaghan. Isang beses ay nagiinuman sila at Yumar. Doon nga ay napagkwentuhan nila kung papaano mo malalaman kung aswang ba ang pinaghihinalaan mong tao. Isang araw ay may bagong pamilyang lumipat sa aming baryo. Binubuo ito ng dalawang anak at isang nanay. Mabait naman ang mga ito kasi tinulungan pa namin sila na magbuhat ng ilan nilang gamit dahil ang karitela ng kalabaw ay hindi na kayang dumaan tungo sa bago nilang lilipatan. Maliit lamang ang kubo na yon at sakto lamang silang tatlo. Ang pangalan nga pala ng matanda ay si Aling Tasing. Ang anak nito ay dalawang dalagita na sadyang mabait din naman dahil pinakain pa nga kami ng tinapay at soft drinks. Si Aling Tasing naman ay inabutan pa kami ng 50 pesos pangbili daw namin ng candy. Lumipas ang ilang buwan, umugong ang balibalita sa aming baryo. Mga aswang daw
ang pamilya ni Aling Tasing. Hindi kasi ito nakikihalubilo sa mga tao. Bihira din makita ang mga ito sa palengke. Namamalagi lamang ang mga ito sa kanilang bahay. May mga alaga silang ilang hayop at hindi malaman ng mga tao doon kung ano ang kinabubuhay nila. At dahil nga sa balibalitang yun, ay nagkayayaan kaming dalawa ni Eric. Susubukan namin kung totoo nga ang espekulasyon ng aming mga kababaryo. Naalala namin ang mga narinig namin sa inuman na pinag-uusapan ng mga matatanda. Napagpasyahan namin ni Eric na gawin ang mga bagay na yon. Pinagplanuhan namin maigi kung papaano isasagawa ang mga ito. Sumapit na nga ang takdang araw na gagawin na namin yon ni Eric. Alas 5:30 pa lang ng hapon ay nandoon na kami malapit sa bahay nila. Nagkupli lamang kami sa isang malaking puno. Pinagmamasdan namin mula sa malayo ang munting kubo nila Aling Tasing. Pagpatak ng alas 6 ng gabi ay dahan-dahan na kaming lumapit sa bahay nila. Pinakiramdaman muna namin ang buong paligid ng bahay ng matanda. Napakatahimik ng buong paligid. Mga huni lamang ng mga tipikal na insekto at hayop ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Inakala pa namin ni Eric na walang tao sa bahay nila na mga oras na yon. Nang mapalagay na kami ay unti-unti naming nalapitan ang pintuan ng bahay nila Aling Tasing. Dala-dala namin ang kandila, bunod at posporo. Ayon kasi sa narinig naming kwentuhan ng mga matatanda, kung nais mo raw malaman kung aswang ba ang nakatira sa isang bahay, ay kailangan mong ikiskes ang puwet ng kandila habang may sindi ito. Matapos mong ikiskes yon, ay pasadahan mo ng bunot ang tapakang kiniskisan mo ng kandila. Sadyang masakit daw sa pandinig ng mga aswang yon at hindi nila matitiis ang sakit na yon kaya't mapipilitan silang lumabas ng bahay. At dahil sadyang adventurero kami ng kaibigan ko si Eric, kaya't heto, narito kami upang gawin ang mga bagay na yon. Nang nasa harap na kami ng pintuan nila, ay agad naming isinagawa ang mga bagay na yon. Makailang ulit pa naming ginawa yon bago pa pumukas ang pintuan nila Aling Tasing. Halos mapaigtad kami sa kinauupuan namin sa harap ng pintuan nila nang bumungad sa amin ang nakakatakot na mukha ni Aling Tasing. Nanlilisik ang mga mapupulang mata nito. Nakataas lahat ang kulot at maiitim na buhok nito. Nakita ko rin ang pangil sa kanyang mga ngipin at ang mga habang kuko. Hindi na kami nakapagsalita ni Eric sa sobrang takot. Ilang segundo pa bago namin naisipang bumangon at tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad ay nahablot nito si Eric. Ako naman ay halos mawala na ng ulirat sa sobrang takot na nadarama. Hindi ko akalain na totoo pala ang aswang. Hindi na ako makahinga ng mga oras na yon sa sobrang takot at kilabot na bumabalot sa buo kong pagkatao. Takot na takot ako ng mga sandaling yon ni hindi ko na nakuhang lingunin pa si Eric. Pero ang alam ko, nahablot siya ni Aling Tasing. Imbis na umuwi ako ng bahay, ay agad akong dumiretso sa barangay. Dahil alam ko kung sasabihin ko kay tatay, paniguradong hindi maniniwala ito at malamang ay mapalo pa ako. Dumiretso ako kay Kapitan Reyes. Dahil alam kong si Kapitan ay naniniwala sa mga gantong nilalang. Madalas ko kasing marinig ang mga kwento na ito na nakakainkwentro sila ng mga aswang. Sa kabutihang palad ay agad namang naniwala ang kapitan. Agad itong nagsama ng kanyang mga tauhan at tinungo ang bahay nila Aling Tasing.
Doon nga ay naabutan namin si Eric na nakatali sa isang sulok. Kitang-kita ko, nanginginig pa ito sa sobrang takot. Ilang oras pa silang naghintay sa pagbabalik nila Aling Tasing. Na mga oras na yon ay wala rin kasi ang mga anak nito dahil alas 8 pa ng gabi na uwi ang mga yon mula sa pinapasukang eskwelahan. Ang sabi naman ni Eric, nang maramdaman ng matanda ang pagdating ng mga barangay, ay agad itong lumundag sa kanilang bintana at doon ay mabilis itong nakalayo. Sumapit na lamang ang kinaumagahan, ngunit wala pa rin ni isa sa pamilya ni Aling Tasing ang bumabalik sa kanilang tahanan. Ilang araw pa itong pinabantayan ng kapitan, ngunit hindi na nagbalik ang mga ito. Sa imbestigasyon nila Kapitan Reyes ay may mga nakita silang ilang banga na naglalaman ng mga karne. Sobrang baho daw nito at hindi nila matukoy kung anong klaseng karne ito, kung sa hayop ba o nanggaling sa tao. Mabilis ngang kumalat sa buong baryo namin ang pangyayaring yon at parang artista kaming dalawa ni Eric. Sa kabila ng yon ay nagalit sa akin ang tatay ko at hindi na ako masyadong pinapalabas mula nga na mangyari ang mga bagay na yon. At dahil nga sa karanasang yon, masasabi kong totoo ang mga aswang dahil nakita mismo ng dalawang mata ko. Madalas akong pagtawanan, lalo na dito sa Maynila kapag kinukwento ko ang mga bagay na ito. Ngunit kahit saan ako makarating ay handa kong panindigan ang aking mga nasaksihan tungkol sa aswang. Kumusta, Boss Creep? Itago mo na lang ako sa pangalang Michael. Napaka-common ng pangalan na to, kaya itong ginamit ko. Mauunawaan nyo rin ako kung bakit nais kong itago ang pagkakakilanlan ko matapos nyo marinig ang kwento kong ito. Buburahin ko rin pala ang dami account sa Facebook na ginawa ko sa pag-send ng storyang ito. For safety reasons na rin. Sana po ay maunawaan mo, Boss. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho ngayon sa isang panaderya at madalas naming pakinggan ang mga kwento mo. Kaya't naisipan ko na rin na magpasa sa iyo ng kwento gamit ang Facebook. Ang karanasan kong ito ay nangyari sa isang bayan sa Quezon. Taga doon po kasi talaga ako. Doon na ako halos lumaki. Ngunit napilitan akong umalis sa lugar na yon dahil sa nangyari sa amin ng pinsan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Janjan. Oo, Boss Creep, may hindi po kaming magandang reputasyon sa bayan namin. Sadyang pasaway po kami dalawa ni Janjan. Mas matanda siya sa akin, kaya lagi niya akong naiimpluwensyahan na gumawa ng kung ano-anong bagay, lalo na pagdating sa kalokohan. Aaminin ko, Boss, teenager pa lang kami ay natuto na kaming magnakaw. Nagumpisa kami sa palengke hanggang sa kung saan saan na, sa mga tindahan. Minsan pa nga nakita ko siya ng dukot. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon, pero namangha talaga ako nang madukutan niya ang isang ale na hindi man lamang napapansin na kinukuha niya na ang pitakan nito mula sa bagnon. Nag-aaral naman kami pareho, pero sadyang pasaway talaga si Janjan. Kapag kumikita naman siya, ay hinahatian niya ako, kaya parang gusto ko na rin yung ginagawa namin. Noong mga panahon na yon, ay nasa 15 anyos na ako. Nasa tamang pag-iisip na ako noon, alam ko yun. Kaso malakas talaga ang karisma ni Janjan. Hindi ako makatakas sa masamang impluensya niya. Ilang taon pang nagpatuloy ang mga ganong gawain namin, Boss. Hanggang sumapit ang isang pangyayari sa buhay namin na sadyang nagdala ng kilabot at takot sa aming dalawa. Isang gabi habang nagiinuman kami ni Janjan, ay may ikinuwento siya sa akin. May pinaplano itong nakawan.
sa karating bayan ay may isang malaking bahay at mayaman daw ang nakatira doon. Madalas daw ay walang tao at papasukin daw namin ang bahay na yun. Nung una ay todo ang tanggi ko, boss, kasi kinakabahan ako. Baka mahuli kami ng mga pulis. Ngunit di naglaon ay nakumbinsi niya na naman ako. Kasi nakalatag na yung plano niya at nakita ko kayang-kaya namin gawin. Lumipas ang ilang linggo, nagbabalik-balik kami sa bahay na yon. Pinagmasdan namin at nagmatsyag kami kung ano-ano ba ang mga daily routine na nangyayari doon. Mataas ang bakura noon, boss creep, at sa likod ng bahay ay may ilog. Ang ilog na yon ay katabi mismo ng pader ng bahay. Isa yon sa gagamitin naming escape route. Sumapit na nga ang oras na pinlano namin kung kailan namin papasukin ang bahay na yon. Kabadong-kabado talaga ako ng mga oras na yon. Ngunit sa tuwing naiisip ko kung ano yung makukuha namin sa loob ng bahay, ay ginaganahan na lang din ako. Magaling talaga ang pinsan ko si Janjan. Dahil nabuksan niya agad ang pintuan sa likod. Nagtataka ako kasi may mga aso doon. Pero bakit hindi nagising ang mga yon? Nang tinanong ko siya kung paano niya ginawa ang mga bagay na yon, isang nakakalokong ngiti na lang ang isinukli niya sa akin. Doon kami pumasok, boss, sa likod ng bahay, sa may kusina. Tagumpay niyang nabuksan ang pinto noon. Hinalugog namin ang buong salas, ngunit halos wala naman kami makuha. Kaya't nagpa siya na kaming akyate ng mga kwarto. Una naming pinasok ang pinakamaliit. Tagumpay niya nabuksan yon at sinabi niya sa akin na dun lamang ako sa pinto at magmatsyag habang siya naman ay naghahalungkat sa loob. Tila wala namang tao sa bahay na yon kaya't nabawasan ang kapog ng dibdib ko. Ilang saglit pa ang lumipas ay nakangiti ng tinapik-tapik ako ni Janjan. Nakita ko na hawak niya ang isang box na maliit. Unti-unti niyang binuksan yon at nakita ko ang kinang sa kanyang mga mata. Dahil ang laman ng box na yon ay mga alahas at may konting pera. Tuwang-tuwa ako ng mga oras na yon, pero at the same time kinakabahan talaga. Unang kwarto pa lang may nakuha na kami. Sa ikalawang pintuan naman kami pumunta. Bali apat na kwarto yon, apat na pinto, at may third floor pa. Sa ikalawang pintuan ay nakalak yon kaya't hindi namin napasok. Ang sumunod na pintuan ay halatang master's bedroom kasi dalawa yung pintuan na yun. Kumbaga pag binuksan mo siya, dalawa yung pintuang bubukas. Nagpa siya si Janjan na yun na ang pasukin. Ngunit sabi ko sa kanya ay mag-ingat siya kasi baka may tao sa loob. Hindi siya kinakabahan dahil dala niya naman ang baril niya. Ako naman, kutsilyo lang ang dala ko kasi ayoko talaga humawak ng baril. Natatakot ako. Maya-maya pa ay tagumpay niya ngang nabuksan yon. Unti-unti siyang pumasok sa loob. Habang ako naman ay nagmamatsyag pa rin sa labas. Ilang minuto ang lumipas. Tila matagal si Janjan. Kaya't sinilip ko na siya sa awang ng pinto. Nakita ko naman siya na may kinakalkaldo sa drawer. At nakahinga ako ng maluwag. Kasi walang tao dun. Nang muli akong lumingon-lingon sa paligid upang tignan kung may tao, ay laking gimbal ko nang makakita ako ng tila refleksyon ng isang tao. Sumabay yon sa pagkidlat. Kaya't naaninag ko ng mabuti. Parang damit lang yon na hindi gumagalaw. Pero alam ko, tao yon. Sinubukan ko itong titigan. Hinihintay kong gumalaw. Unti-unti na ako nakahinga ng maluwag nang napansin kong tila estatwa lang yon. Hindi kasi gumagalaw eh. Muli kong nilingon si Janjan. Ngunit laking pagtataka ko kasi wala na siya doon.
wala na rin akong ilaw na matanaw na nagmumula sa kanyang flashlight. Kinabahan ako ng mga oras na yon kasi baka kung nasaan na siya o kung ano nangyari sa kanya. Nang muli kong ibaling ang aking paningin malapit sa beranda ay nanlamig ako sapagkat wala na yung parang damit na nakita ko kanina. Isa lang ang ibig sabihin nun. Gumalaw yon. Ibig sabihin tao yon. May nakakita sa amin. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto upang sabihan si Janjan sa mga nangyari. Ngunit laking gimbal ko, boss, nang may sumalubong sa aking isang malaking tao. Hindi ko alam kung mabalahibo lang talaga ito, pero pati pisngi niya kasi ay may buhok na kulay itim. Sa tansya ko ay nasa anim na talampakan ang tangkad nito. Aatakihin ako nito. Sa sobrang takot ko ay kumaripas ako ng takbo papalabas. Ngunit sumalubong sa akin doon ang damit na nakita ko kanina. Hindi ako nagkamali ng akala. Tao nga ito. Unti-unti itong lumalapit sa akin habang ang lalaki na nasa likod ko ay tumatakbo rin na papalapit sa akin. Naaaninag ko ang damit na yon. Ang may suot nun ay isang babae. Naglalaway ito. Hindi ko malaman kung baliw siya eh. Pero pulang-pula yung mata niya. Tapos parang galit na galit siya sa akin. Parang mangangagat. Nang mga sandaling yon ay napahinto ako. Narinig ko rin kasi si Janjan na sumisigaw. Humihingi ito ng tulong. Sa di kalayuan ay nakita ko ang bintanang nakabukas. Nakaharap yun sa ilog. Muli kong tinignan ang magkabilang direksyon ko. Malapit na akong abutan ng dalawa. Halos manginig na ang tuhod ko ng mga oras na yon at wala na rin akong ibang maisip na paraan kung anong gagawin ko. Bahala na. Mabilis kong tinungo ang bintana na yon at walang pag-aalinlangan kung nilundag ang bintana. Piling ko action star ako ng mga oras na yon pero at the same time kabadong kabado talaga. Bumagsak ako sa rumaragasang agos ng ilog. Pasalamat na rin at medyo may kalaliman yon at malinis naman ang ilog na yon. Kabadong kabado ako habang tinatanaw ko ang bintana. Unti-unti akong lumalayo sa bahay na yon habang nakatitig sa akin ng masama ang dalawang nilalang na yon. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang sila, Boss Creep, pero parang mga aswang talaga. Nang gabi ngang yon, hindi ako umuwi ng bahay. Doon muna ako nakitulog sa bahay ng tropa ko, malayo sa amin yon. Alam ko kasi na nahuli nila si Janjan at malamang ay napahamak na ito. O di kaya ay ituro din ako. Dalawa na ngayon ang kinatatakutan ko, Boss Creep. Una, ang mga pulis. Pangalawa, ang dalawang nilalang na yon. Agad kong pinatawagan ang isa kong pinsan para madalhan ako ng gamit at kumustahin na rin kung ano nangyari dun sa amin. Kinukumusta ko rin kung nandun ba si Janjan. Laking pagtataka ko nang nagkwento ang pinsan ko. Naandun na raw si Janjan sa bahay nila. Nagtaka naman ako kung bakit nandun yon. Tinanong ko pa nga kung may nangyari bang masama. Ayos lang naman daw si Janjan, pero napansin nilang hindi ito nagsasalita. Napaisip ako kung ano nangyari sa kanya. Hindi pa rin ako umuwi ng bahay, dala na rin ng takot. Ilang araw pa ay nabalitaan ko sa pinsang ko, si Janjan daw. Tumatawa at umiiyak na mag-isa. Madalas daw itong may nakikitang kung ano-ano at parang takot na takot. Minsan naman ay tumatawa mag-isa na parabang nabaliw na talaga. Sobrang kinilabutan ako nang mabalitaan ko yon, Boss Creep. Kaya't nagpasya na akong lumuwas ng Maynila. Wala man akong kamag-anak dito ay mas pinili ko ng makipagsapalaran kesa naman matulad sa sinapit ni Janjan. Ilang taon pa nang mabalitaan kong tuluyan ang nawala si Janjan. Hindi raw nila ito makita o mahanap. Hindi nila matukoy kung patay o buhay pa ito. At ang balitang yon ay lalong nakadagdag ng kabog sa dibdib ko.
Hanggang ngayon, boss, ay panakanaka pa rin akong pinabangungot sa mga pangyayaring yon. Takot na takot pa rin akong umuwi sa probinsya namin. Ang mga pangyayaring yon ay talagang masasabi kong nagpabago sa buhay ko. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat ako dahil isa ito sa nagtulak sa akin para magbagong buhay. Maraming salamat, Boss Creep, sa pagpansin sa kwento ko. Michael.